family, welcome back to my channel. So, i-share ko sa inyo yung mga items na nabili namin sa Platinum Mall saka sa Big C. Sakto lang naman yung mga nabili ko. Hindi naman siya sobrang dami pero mapapagastos baka sobrang mura nung bilihin nila dito. Like yung mga damit nila, pinakamura 50 baht. Pero yung nasa maganda talaga na decente, nasa 100 baht. Tapos itong shirt ko, actually kida dito. Ayan. Yung Thailand shirt. Ayan siya, 180 baht. Bibili pa ako ng ganito bukas. Anyway, sige, umpisa na natin. Itong, iuwi ko kay Baba. Durian candy. Pero malambot siya. Tawag nila dito, dry fruit and candy. Ayan. 100 baht yung isa. So, dalawang binili ko kasi magkaiba siya ng texture. Favorite ni Mama yung durian. And napansin ko dito, puro durian. Ang daming durian na binibenta. Kaya lang kasi dito sa hotel namin, bawal talaga yung durian. Bawal yung mga amoy durian. Eto may amoy siya pero hindi naman sobrang lakas. Sarap. Masarap to. Kasi may mga free taste din sila. Tapos, eto, puro mga pampasalubong na wallet. Ang cute lang kasi ganyan siya. May nakalagay na Thailand. So, 20 baht lang yung isa. Parang, ilan ba itong binili ko? 20 pieces yata itong binili ko. Kasi ito binili ni Brian. Pero ano to? Clip sa hair. Sige, gamitin natin. Ang cute lang niya. Pero parang nakakadiri pag suot siya. Ayan, sa Platinum Mall ko mismo to binili. Ang isa sa mga advice ko sa inyo, mag-ikot muna kayo. Hanggang 6 floors yung Platinum Mall. Pero yung mga food nila, usually nasa 6 floors. So yung first floor hanggang 5th floor, puro mga clothes, bags. And majority napansin ko, puro pang babae. Parang bihira lang dun yung panlalaki. And kung meron man, hindi siya ganun kaganda. Pero yung sa mga pang babae, as in grabe ang gaganda. Kaso, may gusto nga ako dun bilhin na pants. Lalo na yung mga wide legs. Yung mga uso na ngayon. Na, yung may mga usong color na parang fuchsia pink, green, yellow, ganyan. Kasi hindi ka siya sa balakang ito. Sayang. Ayan, gusto ko lang pakita sa inyo yung design. Ang cute. Meron din ako dito eh. Diba? Ang cute niya. Saka hindi siya yung basta cheap lang na pagkakagawa. In fairness, maganda. Tapos, bumili din ako ng... Bumili kami ng ref magnet na may tuktok. Yung tuktok nila na nakaka-high blood. Tapos, ito, keychain. Bumili ko ng keychain kasi sa Taiwan, may keychain din ako. So, parang gusto ko siyang pagsamasamahin. Ayan, so far, yan. Mga pang pasalubong. Madami kayong mabibili doon, mag-ikot lang kayo. May mga pouch pa nga na parang medium size. Ang gaganda din. Ewan ko kung bibili ko nun. Pero maganda yung lagay ng mga cards, ng mga lipstick, yung mga ganun lang. Tapos ito, damit. Ito yung unang-unang bibili ko na top para kay Kiki. Ayan siya, ang cute to. 150 lang din. Medyo crop top kasi yung style nito. Ganyan yung mga peg ni Kiki. Mahilig siya sa mga parang loose type na medyo crop. Ito kasi medyo fit naman siya. Kasi yung loose type na nakita namin doon, parang masyadong, alam mo yun, yung kita talaga yung chan mo. Ayoko naman ng ganun. Tapos ito yung top, para pinsan, pero yun kami sa suot ko. 150 baht lang din po. Gusto ko nga yung color black nito eh. Siguro baka bukas na ano. Kasi alam nyo, wala kayong mabibili ng mga ganito. Yung mga quality nila dito, mga ganda. So ko lang din i-grab yung, ano, paunti-unti lang na mga ganyan para pag aalis ka. Saka mura lang talaga 150 baht pag kinonvert mo yun ang mura. Hindi ko alam ba't uso yung Barbie dito. Pero yun yung binili ko. Tapos, bumili din ako lang para kay Lane. Ito si Brian na kita nito. Pinakagusto ko yan yung parang ang fresh lang kasi nung green. Tapos ang puti-puti kasi ni Lane, maputi siya, promise. So bagay na bagay sa kanya yung mga ganitong colors. Ito, nasa 80 baht lang yung isa. Feeling ko nga, yung mga nasa Green Hills, dito lang din nanggagaling yun. Kasi mas mura pag wholesale yung bibili nyo. Halimbawa, 3 peraso yung bibili nyo. Sa kanila yung wholesale, hindi 6 or 12 na peraso. Kahit 3 lang, wholesale na yun. So, ang ibibili nila sa inyo, wholesale na price. So, kung halimbawa, bibili kayo ng 3 pants, tas iba-iba yung kulay. Makukuha nyo. Actually, yung pants kanina na gustong-gusto ko, nasa 200 baht lang siya. Garterized, pero hindi talaga kakasya sa balakang ko. Kaya sobrang sayang.
Madami mga souvenir shirt, kagaya ng ganito. Pero mostly, sa labas siya ng platinum. Sa, parang sa bangketa, gano'n. May mga tiyanggian sa baba. So, doon ko siya nabili. Pag tatlo yung bibili niyo, 500 baht. Eh, ito lang kasi yung nagustuhan ko na design. Mostly mga dark na. Tapos sa Big C, alam nyo, ewan ko, ang daming tao kanina, sobrang dami, tapos ang haba ng pila. Sa Big C, para siyang, pwede kayong bumili ng pira-pira. So, pwede din kayong bumili ng per pack. Make sure na lang na i-compute nyo. For example, yung mga ganyan. Yung isang bundle nila, banig na ganyan na 6 na piraso, 140 baht. Kung bibili nyo siya na ganito, per piece, mas makakatipid kayo. So, ganyan yung ginawa ko. Ayan, ang dami kong binili mga ganyan, no. And yung iba ibibigay ko, pero yung karamihan sa amin na yun. Yung iba ba niyan, ointment, tapos yung nasa taas, inhaler. Nasa ano yata yan? 20 din yata yung piraso na binili ko. Iba-iba eh, yung mga ganito. Eto, 20 baht lang yung isa. Eto, 24 or 26 baht. Tapos may pa akong binili na ganitong klase. Para siyang white flower. Nasa 25 baht. Ayan. Ointment is life kasi. Ako kasi madalas masakitin yung ulo ko. So kapag sumakit yung ulo ko, as in literal na masakit. So nakakatulong sa akin yung mga ganito. Saka mabilis ako maubusan ng ganyan. Kaya parang every month, bili ko ng bilis sa Mercury. Eto, nakita ko kasi kanina, may nag-hoard ng ganyan. So parang na-curious lang ako kung ano to. Akala ko nga parang ano siya, betadine. Pero hindi, inhaler din siya. Tapos 10 baht lang for nasal congestion. Ayan, so ang binili namin na ganito is 15 pieces. Ayun. Sabi ko sa inyo, sa Big C, puro ointment lang yung mga pinabibili namin. Yan, ganyan. Tiger balm, yan. Yung mga maliliit na ganyan. Puro ganyan lang. Dami namin binili. Saka, pumili lang ako ng ponds. Yung plastic pala nila is 7 baht. Kasi kanina nag-aantay kami, baka kami ba yung magpa-plastic or yung cashier. Eh, hindi niya ginagalaw. Tapos, tinanong ko kung asan nga yung plastic. Sabi niya 7 baht daw. In fairness naman dito, nakakaintindi naman sila ng mga English. Yung mga basic lang, paunti-unti. Pero hindi mo talaga sila makakausap ng yung diretsyong English. So, parang hindi naman din sa, hindi naman kami nahirapan na makapag-usap. Eto, yung Big C supermarket kasi, literal na supermarket, sobrang laki niya, as in ilang floors, pero hindi na kami umakyat. Sa baba lang kami, kasi nga kailangan ko lang talaga yung mga ointment. Tapos, may mga mabibili kayo doon na pira-piraso, meron din naman na wholesale. So, yung price niya, mas mura, yung iba naman, mas mahal ng onte. Kaya, make sure i-compute nyo, hanapin nyo kung meron siyang tig-iisang piraso lang, tapos i-times nyo kung ilan yung nakabundle nila. Kasi minsan, mas makakamura kaysa tag-iisa lang. So, etong jelly, parang jelly is 25 baht siya, pero ang dami. Hindi siya yung normal size ng jelly is natin dyan. Sobrang dami na ito. Sa kalaka-cone, mas malalaki din yung jelly is. And then, etong Haribo, yan. Dati inuwihan ko din sila neto. Ang dami kong inuwi na ito dati nung nasa Jeddah pa ako. Dito nabili namin siya ng 20 baht. Pero meron din sa 7-Eleven yung maliliit lang. Nasa 10 baht. Push pop. Pagpunta kami Hong Kong, Taiwan, may push pop. O ngayon, push pop pa din. Yan lang yung binibili nila, push pop. Happy na sila dyan. Eto, parang 15 baht yata yung isa. 15 or 10. Hindi ko na kasi mahanap yung resibo. Tapos yung Lux. Ayun pala, may mga soap, may mga shampoo na malalaki. Tapos, usually parang buy one, take one siya. Mura din sa kanila yung mga ganun. Tapos may mga travel size din sila ng mga facial foam, sunscreen, mga ganyan, moisturizer. Yung price range niya nasa 15 to 25 baht. Mura lang din. So, etong Lux, nabili ko to ng, ayun, apat na bar siya. 47 baht lang. So, pag kinumpute mo siya, pag kinonvert mo, sobrang mura. Dalawang bundle yung binili ko. Tapos, eto bumili lang ako. Kasi etong
Itong pants, di ba? Alam niyo naman sa mga previous vlog ko, ginagamit ko na din siya. Yung ganitong style. Pero, yung ganitong variant, may pang isa yung parang Korean something. Hindi ko na kinuha. Itong Blurring Filler Translucent Facial Powder. Wala niyan sa Pilipinas. So, yung mga items na gusto nyong i-try or gusto nyong gamitin, tas wala sa Pinas, tas mura lang din naman, yun yung mga kunin nyo dito, yun yung mga bilhin nyo. Ito, 49 baht. Hindi na masama kasi nga, minsan mo lang naman din masusubukan. Parang, yun lang yung mga binili namin. Hindi naman kasi kami yung literally nag-hoard or talaga nag-shopping. Binili lang namin talaga yung mga trip namin bilhin. Sa mga clothes naman kasi, like hindi pa namin napupuntahan yung Pratunam Night Market. Meron din silang Morning Market. Saka yung Chatuchak, hindi pa namin napupuntahan. Eh sabi nila mas mura daw sa Chatuchak. Saka mas madami kayong mabibili doon compared sa mga Platinum. Siyempre sa Platinum, nasa loob sila ng mall. So kahit papano, pricey siya compare dun sa mga nasa Changian, yung mga nasa labas. Yun din yung sabi ng friend namin, pagbibili kayo ng mga damit, dun na lang sa mga nasa labas kasi nga mas mura. Sobrang dami dito, kahit yung mga shoes, slipper, yung mga uso ngayon, bags, yung mga puffer bags, yung kagaya nung binili ko sa Taiwan. And meron din dito, tas 200 baht lang, pero iba yung quality, manipis yung, parang hindi mo siya panilagyan ng mabigat. Pero yung ginagamit ko, matibay. Anyway, so yun lang yung mga pinamili namin sa Platinum saka Big C. Kung impulsive kayo, as much as possible, lang gawin nyo, mag-budget kayo for a day. Eh, wala kami. Parang natuwa lang din kami. Kaya, bili. Anyway, so that's it for today's video, for our haul video. I hope you enjoyed this vlog, and see you again on the next one.